pangatlong onliners, kasama natin ngayon ang ating unang contender from Luzon na si Danlane Plegaria. Hi, Ate Dan. Hello, magandang tanghali. Oo, magandang tanghali din sa'yo. Balita namin, idol mo daw si Nico. Opo. Kumakanta ba ako? Hindi, ang galing niya po magsayaw kanina. Talaga? Uulitin natin yan off-cam. Sige, pwede, oo. Oo, totoo. Papatry natin sa kanya. Pero eto, may nalaman kaming balita. Kwento naman naman kami kasi si mama mo daw ay gustong magpa-picture o madalas nagpapa-picture sa Disneyland pero laging sa labas lang ng Disneyland. Bakit? Kasi hindi po afford na pumasok. Eh, di ba siyempre po kapag OFW, more on sa pamilya lahat, halos walang natitira. Siyempre, mother, ganun po yung kadalasan. Kaya parang wala po ganong natitira sa kanya. So, imbis na ipanggala niya po, sa amin na lang po niya binibigay. Ganun po. Marami akong kaibigan dyan sa Hong Kong Disneyland nag-work kasi nag-work din ako dyan. May discount tayo dyan kung mag-alala. ayan na. Pero nabanggit mo OFW yung mommy mo. Yes, gaano na siya katagal nag-work sa ibang bansa? Bali, more than 10 years na si mama sa Hong Kong. Anong ginagawa niya doon? Ano siya? DH siya doon. Domestic helper. Ano bang eksaktong ginagawa ng isang DH katulad ng nanay mo sa ibang bansa? Si mama, ano, nagluluto, all around din, naglilinis. All around talaga. Nag-aalaga ng bata. Wala naman pong bata sa kanila. So, ganun po, more on sa bahay. Sa bahay, pag-alaga ng bahay. Okay. Tapos, tuwing kailan naman siya umuwi dito sa Pilipinas? Minsan every other 2 years, ganun. 2 years siya umuwi. Minsan 1 year, depende kapag may special occasion. Katulad na lang ng graduation ko last year. Umuwi pinilit siya. Pinilit niya umuwi. Para, pero gaano katagal yung stay niya pag umuwi siya dito? Ayun, kadalasan 2 weeks lang, ganun. Minsan 1 week, depende kapag 2 years wala, pero 2 weeks lang. 2 weeks lang, 2 weeks lang nandito. Pero, pag nandun siya sa Hong Kong, meron pa rin siyang day off? Meron naman po. Alam ko once a month. Inuuwi niya sa Manila yon, inuwi niya sa inyo. Hindi niya pwede iuwi yung balita. Ano yun? One day every month? One day? So pag yung leave niya na yun, pumupunta siyang Hong Kong Disneyland? Hindi naman po. Minsan picnic. Yung may tito po ako na and tita na nasa Hong Kong din. Oo. So doon din sila nag-work. Ayun, minsan lumalabas po sila. Friends, pwede ba yun? Pero pwede ba sa law ng Hong Kong yun? Hindi naman po siya necessary 1 month lang. Minsan po kasi 2 days a month. Minsan kasi ano si mama, imbis na i-off niya. Oo, minsan i-work niya pa para sa para maibigay. Baka naman hindi obliged na kailangan gawin. Okay. Hindi naman talaga siya obliged. Okay. Kasi parang nakakatakot naman yung once a month na day. Correct. Correct. Pero punta naman tayo kay Daddy. Balita namin, siya daw nagturo sa'yo mag-gitara. Opo. Pero basic lang. Parang before. Ngayon kasi ano yung ukulele niya yung parang tinutok mo. Kaya medyo ano, iba na yung chords, iba na yung chords nun. Kaya medyo hindi okay na siya lang. Ganun ka. So, sa kasi di ba apat lang ang strings ng ukulele? Ang sa gitara, anim. Anim po, kaya medyo iba. Sige, huwag na lang natin. Wala tayong ukulele dito. Gitara yung meron tayo. Oo nga. Pero si Papa ang nag-gitara. Saan pa na naman natuto si Papa mag-gitara? Alam ko po si Tatay dati, nag-gitara siya sa tropa-tropa, ganyan. Ay, mga inuman. Jammy-jammy. Yan umuhusay eh. Oo. Totoo. Basa-basa na ng chords yan sa song hits. Song hits. Song hits. Correct. Ang saya nun. Pero, kamusta naman ang puso mo? Sa ngayon po, okay naman po. Wow! Sino pong laman? Gusto ko yan. Naiyak siya. Siya po yung shy type. Ah, talaga? Shy type siya. Ito bang, parang lahat halos ata ng nababalitaan kong ano, BF nila na Australiano, shy type. Pero ano siya, Pinoy naman siya. Ah, Pinoy siya, nasa Australia. Nasa Australia lang siya. Siya ba'y kinakantahan mo rin? Minsan po. Ay, kasi long distance relationship kayo, di ba? So, paano mo na siya share yung voice mo sa kanya? Paano pag nag-video call kayo? Minsan video call, minsan through voice message, kanyan. Pero gaano kahirap yung LDR? Sobrang hirap kasi ano, kapag may mga problems, syempre yung physical na contact, minsan mas madaling masolve kasi kapag mas harapan kayo. Mas mahirap sa LBM yun.
Ako pa naman ang iba love yun. Language ko, touch, physical touch. Mayalambing ako. Oh, mga touchy kasing tao. Correct. Kaya nabanggit natin yung pagigitara mo. Kailan ka naman natuto na talagang kumanta? Kumanta. Oo. Bali, sumali lang. Kumakanta ko mga grade 5. Sa mga school-school. Oh, 11 yun. 11, di ba? Pero nag-start akong sumali ng contest ng college talaga. First year college ako. Wow. Sumali ako sa contest sa course namin. Sa course ninyo? Tapos, paano ka naman napasali sa contest? Sino nag-udyok sa'yo? Ano, mga friends ko. Tapos, after nilang... Actually, nung nanalo ko noon, wala akong kasama. Ako lang mag-isa. Kasi wala kaming pasok noon sa school, sa PUP. So, parang... hindi sila nakapunta kasi may mga errands din. Correct, correct. Lalo pag college, mahirap kasi. Pag college, ganyan. Ako lang mag-isa, parang nanalo ako, tapos ano, nanalo ako ng first, tapos wala akong kasama. Parang ganun. Nag-celebrate ka mag-isa. Oo, nag-celebrate ako. Walang humingi. Correct. Pero syempre, simula sa mga contest mo, nandito ka na sa tawag ng tanghalan. Diba, isa na namang milestone for you. Anong pinupush natin, pinaglalaban natin dito sa tawag ng tanghalan, Danly? Syempre, para makuha pa yung golden microphone. Yon! At may balik sa Luzon. Yes! Tama! Aayaw na siya pag nakuha niya na. Hindi. Tutuloy natin yun, di ba? At yun din yung magiging chance para makapagpapicture na sa loob din. Tunay na to. May discount si ate do. Thank you so much, Dandy. Thank you. Si Nanay Maricar ay galing Visayas, di ba? Yes, taga-Mandawi City. Taga-Mandawi, Cebu. Malamig po ba sa Cebu? Uy, ano ba yung Pomeranian yan? Dito malamig kasi air. Nanay, ang anong hikaw mo, pwede ba natin sanlayan? Pwede rin. Nakakaluwag, no? Oo, nakakaluwag-luwag itong si Nanay. Guys, alam niyo ba itong si Mami, superwoman daw po kayo. Ano po bang superpowers nyo? Paano po natawag na superwoman kayo? Ano po bang ginagawa nyo? Kasi marami ako kasing trabaho. Yung first, sa umaga, nagtitinda ako ng probiotics drink. Oy, hindi nagsabi ng brand. Gusto ko yun. Very good, Mami! Very good. Yan yung pampa. Jeje? Hindi, pampakondisyon na dyan. Mami, yung sa inyo ba, pag nagbebenta kayo, talaga bang dapat meron kayong sombrerong ganun? Kasama ba yun sa ano? Oo, kasi mainit eh. Kasama sa uniform? Kasama sa uniform. Kasama naman pala sa uniform. Pero kailangan ba na hinihila? Bawal ba i-backpack yun? Mambigat nun! Kailangan na hinihila. Pero bukod po ba sa probiotics drink, ano pa yung binibenta niyo? Ginagawa niyo. Ay, paghapon na, nagre-real estate agent naman. Wow! So, pali-costume kayo nun? Oo. Ano pong suot nyo dun? Ano pong suot nyo dun? Yung pang-real estate. Tulad. Ganito po ba? Corporate. Yung blazer na itim. Corporate attire. Itong attire po ba na ito? Pang ano ba ito? Pang-contest. Yun! Pang-contest. Taon na tanghalan. May daladala ba kayong hatak ngayon? Hindi! Wala. Pero nanay, dahil daw superwoman ka, ikaw di ekotisera? Oo, doon sa Cebu. Wow, sa Cebu. Kailan po kayo nagsimulang sumali sa mga contest? Late bloomer na kasi ako. Nag-start ako since 43 yung age ko. Talaga? Sa singing contest? Oo. Kasi may kaibigan ako, hinihila niya ako sa contest eh. Contestera din yun. Oo. Tapos, ayoko kasi sa video, kailangan ako kumanta. Hinihila niya ako. Nung first kong kumanta, nanghihilig yung kamay ko. Saka ba? Tama. Pero paano po nangyari na pagsampan niyo pala ng 43 years old, saka po kayo nagkaroon ng confidence na sumali talaga sa contest? Hindi naman kasi nag-gain talaga kaagad yung confidence. Siguro sa palaging sumasali ng contest ba, yun kalaunan, magigain mo na yun. Ayun, oo nga. Totoo din naman yun. Diba kayo po ay, ilan po ang anak? 5. Ilan po asawa? Isa lang. Ay, ang galing. Ilan po ang panganay? Isa lang. Grabe naman ito. Nag-post si Mami dun sa part na yun. Kayo po ba yung nagbabonding ng mga kanta? Yung bonding nyo ay yung nag-karaoke kayo. Okay, opo. Oo, minsan. Ay! Meron pa po bang ibang mga singers sa pamilya? Yung
dalawang anak ko, magaling din naman kumanta. Kaya lang hindi sila kumakanta sa contest. Contest. Ah. Saan po sila madalas kumakanta? Bukod sa CR. So, pag may, sa bahay lang. Karaoke. Sa bahay lang. Pero kanina kasi napag-usapan natin na busy kayo sa umaga, nagtitinda kayo. Sa hapon, kayo ay ahente. Oo. Sa gabi, kumukontest kayo. Oh. Ano pa pong oras yung natitira na suspend nyo sa family po ninyo? Paano po nyo napabudget yun? Eh, kasi hindi naman palagi gabi-gabi na may contest. Ayun naman pala. Tapos, yung daily ko talaga na routine, yung pagtitinda ng probiotics. Tapos, nag-aahente. Tapos, hindi naman din daily yung benta ba ng house. Sabagay, opo, At si tatay po, kasama niya sa bahay? Kasama ko sa pagtitinda ng probiotics. Wow! Yun na, diba? Bonding na nila yun. Naka-costume din po si tatay pag nagtitinda? Uniform. Oh, uniform? Costume. Hindi, kasi siya lang, mabigat kasi yung yung... Oo, kailangan may tagahila ka, tagatulak, no? So kayo po, tagasigaw. Hindi, may mga na kami doon. May mga suke. Ay, maganda yun. Daan kayo minsan sa amin, bibili kami. Alayo. Pakayaw naman. Malayo. Pero nandito na po kayo sa tawag ng tanghalan. Ano po ang pinaglalaban nyo at kayo isasampa para lumaban mamaya? Ang ipaglalaban ko mamaya ay parang kakaiba kasi upbeat song siya. Oh, upbeat? Mga medyo millennial po ba yung mga makabagong kanta yan? Hindi siya makabago. Pero may version na makabago. Pero ang kakantahin ko... Bawal pong sabihin ang kakantahin nyo. Oo. hindi ko kinap. Hindi ko. Yung parang... Basta yung upbeat song. Basta upbeat, mabilis. Oo, mabilis. May rap. Nag-rap din nanay, no? Simula sa pinakataas ng katawan. Nag-ano, no? Pwede. Sige, nanay. Good luck po sa inyo. Galingan niyo po mamaya, ha? Thank you. Ito, kasama natin ang ating muling contender for today na si Kuya Jomar Escabal. Yes. Oh. Kuya Jomar, kamusta ka? Prepping tayo, ha? Okay lang po. Okay lang. Balita namin, Kuya Jomar, ikaw daw ay very talented. Talentado ka pa. Ano bang mga talent mo? Kumakanta. Okay. Sumasayaw. Sumasayaw. Tapos sumasayaw ng singing. Swimming competition. Swimming competition. Tapos gumagawa ng novels po. Novels? Doon mo tayo sa novels. Sige. Yan pang pagawa mo ng novela, yan ba ay hobby lang? O nakapag-publish ka na ba ng libro mo? Hindi pa po ako nakapag-publish ng libro. Lang po, kasi nung high school ako, parang hindi ko kinakausap yung mga katabi ko. So yung ginagawa ko na lang, nagsusulat ako para meron akong magawa. Bakit hindi mo kinakausap yung mga katabi mo? Mababaho ba yung hininga nila? Tayo mo silang kausap. Hindi kasi prepe yung mga katabi. Ano po, kasi mahihiyain ako dati. Ah, nung high school. Yes po. Parang okay lang ako kung ako lang mag-isa. Ay, pares tayo. Minsan ganyan. Pero pag mag-isa ka ba, nakakaramdam ka ng lungkot o hindi? Hindi naman po kasi meron naman akong ginagawa. Yes. Kapag nagagawa ko yung gusto ko. Correct. Okay. Ganun talaga. Walang problema sa ganun. Wala. You can be alone, but you don't feel lonely. Pero but you can be in a group, pero you feel lonely, di ba? Oo nga. Okay, yung mga novels mo, tungkol saan yung mga nasusulat mo? Ano po, parang tungkol sa love po. Ay! Love! Uy, bakit yes, tungkol sa love nasusulat mo? Inspired ka ba? Hindi po. Parang, kasi nung sa TV, mga movies, parang puro love. So, try ko gumawa ng sa akin. Novela. Yung sa yung version ba, very idealistic din? Or ito ay naranasan mo na? Hindi ko po naranasan. So, very idealistic. Yes, parang kung anong lumalabas sa utak ko. Imagination. Yun ang sinusulat ko. Doon sa mga nasulat mo, pwede ka ba magbanggit ng character na talagang sa palagay mo, sobrang interesting kung bakit nagawa mo yung story? Kasi yung title ng ginawa ko, nung unang ginawa ko ay Walang Pangit Pag In Love. Yung title po. Walang pangit pag in love. Totoo yan. Mm-hmm. Kay Nico iba. Ano? Walang pangit sa kinesong galit. Hindi, walang pangit sa lasing. Paano mo nagawa yun yung title? Walang pangit sa pag-ibig? Kasi minsan meron ako mga kaibigan na sabi nila hindi sila gaano kaganda o kagwapo. Tapos sabi nila na
eh wala namang pangit kapag in love ka. So yun, parang naisip ko na ayun yung title ko. Totoo. Oh, parang Papa Pogi pala yun. Oo. Oh, oh. Wala, minsan nga sa love, diba, sinasaktan ka na pero go pa rin. Ay, sarap. Bulag ang pag nagmamahal. Oo. Oh, oh. Kapag nagmamahal ka, minsan... Misa, ikaw na niloloko mo na yung sarili mo, basta wag lang mawala sa'yo. Totoo. So, hindi totoo yung love is blind. Lovers are blind. Oo, pwede rin naman. Diba? O tapos, bakit, anong story nung nobela mo na yun? Ano po, yung babae, parang nasa bahay lang siya. Oo. Kasi walang pumapansin sa kanya. Tapos, parang kasi nakatira sila sa malayo, wala silang kapitbahay, ganun. Okay. Opo. Wala silang kapitbahay, sila lang sa bahay nila. Mm. Tapos hindi siya lumalabas sa bayan, punta sa bayan. So, parang lumalaki na siya, tapos nagkaisip siya. Sasabi niya na kung try daw niyang, kung itatry niya na pumunta doon sa bayan. Para makahanap siya na forever. Tapos, ayun, sabi kasi ng magulang niya na, huwag kang pumunta doon kasi pangit ka, ganun. Parang ay, ganun yung story. Ayun, babae, iikot yung story sa adventure niya pagpunta niya ng bayan. Gigigil ako sa nanay na yun. First time mo na... May hugot ka ba sa nanay? Bakit yun yung character nung parang yung MMK nung nakarang Sabado. Oo. Ganun din ba? Mm-hmm. O sige, susunod naman, yung swimming mo naman. Paano ka naman natuto mag-swimming? Ano po, kasi yung mga, yung barkada ko, sumasali kami ng singing contest sa amin. Tapos, yung napapalalunan namin, ay pupunta kami sa may swimming pool. Tapos, yes po. Tapos, langoy kami ng langoy doon. Ay, ang saya. So, gusto kapag nananalo kami, doon. Lumaalis kayo. Oo, yung napanalo namin, yun yung babae namin. Nagastos nyo. Yes, pero nakakatulong ang paglangoy sa paghinga sa... Yes. Anong style ba ang gamit po? Cat style? Hindi. Ano, freestyle, tapos backstroke, ganun to. Breaststroke. Butterfly, diba? Wildstroke. Oo, oh, kung ano-ano style, yan. Dog style, diba? Uy, walang ganun. Meron yung ganun. Oh. Langoy aso. Langoy aso sa Tagalog. Oh. May langoy palakad eh. Pagdating naman sa pagkanta mo, pero alin ba doon pala ang gusto, pinakagusto mo? Sa apat? Ah, syempre, pagkanta po. Okay. Kasi okay. Sa, dahil sa pagkanta po, sumail ako sa contest. Doon, nagsimula na ako makipag-usap sa mga iba't ibang tao. Wow! So, nagkaroon ako ng confidence na makipag-usap. Na kahit, opo, na kahit kung mayaman ka o hindi, so lalapitan kita tapos kakausapin. Tama. Kasi dati hindi po. Nakaka-intimidate kasi, di ba? Opo. Nangyayari din sa amin dito yan sa kasi showbiz. Baka, baka hindi ka pansinin tapos una kang pumansin. Yes. Pinansin mo siya tapos di ka pinansin. Oo, di ba nakaka-rejection? Hi po, sinaanan ka lang. Ay, marami niyan dito. Tapos nung nagsimula na akong kumanta, marami na akong nakakausap. Don't take it away. Ay, sorry. Okay, o tapos mga contest, lagi ka nananalo, no? Minsan nananalo, minsan yung natatalo. Ah. Ano pa, dyan ba pag sumasali ka ng contest, ano yung mga pamalakasan mo na genre pag kumakanta ka? Ano po? Mga ballad. Yung ballad. Tulad ng Ikaw ang aking pangarap. Yung ganun. Ah, Ikaw ang aking Martin pangarap. Martin Rivera. Mm. Sarap naman. Ikaw ang aking pangarap. Pero kailangan marami pangarap hindi natutupad. Okay. Ay, charot lang. Joke lang. Huhugot ka. Ang sakit, mama. Totoo. Masak. Ano pa bukod doon? Martin Rivera song yun. So, si Martin ba yung isa? Sir Martin ba isa sa mga... Idols mo? Isa po si Martin Rivera. Tapos si Bugoy Drilon din po. What? So yung boses mo, parang sasalita ka, medyo Bugoyish yung dating. Oo, ganun eh. Bugoyish. Bugoyish. Martin Rivera-ish. Bugito. Bugito siya. O pero nandito ka na sa tawag ng tanghalan, Kuya Jomar. Anong pinaglalaban natin? Siyempre po, pinaglalaban ko po itong talento ko dahil, ano po, dahil, kasi po, yung mama ko, parang ayaw niya akong kumanta dati. So ngayon, try kong kumanta. Ay! O sige. Meron ka bang ano? Gustong ibatiin? Ibatiin? Batiin! O, akong ibati diha. Akong mamangod sila Brian, Maymay, o Galisa May, o Franklin. Ayun. O taga-Gamuton. Salamat. Girlfriend mo? Ay, wala po. Ayan na nga. Inobel mo yan. Inoven? Lovel. Oh, Novel. Pero maraming salamat sa'yo, ha? Maraming salamat. So, magiging masalaman mo, mama. Good luck! Magin natin ang ating defending champion na si Ate Lynn Del Rosa. Yay! Oh, fresh na fresh! Idol! Idol!
on his first day to defend against tong microphone. Yes, fresh na fresh siya. Fresh pa sa fresh lumpia. Pagkapanalo kahapon. Pagkapanalo kahapon. Tama. Sa palagay niyo po, ano yung matinding ginawa niyo sa performance niyo kahapon? Kaya talagang kayo yung nabigyan ng pagkakataon na hawakan ng ganitong microphone. Hindi po totoo yun, nag-lip-sync po ako. Ahoy! Gusto ko to, gusto ko to. Laban na laban siya. So, nagoyo mo ang mga hurados. Correct. Nag-lip-sync lang siya. Nag-lip-sync ka lang pala. May ghost singer siya. Mas matindi yun. Sa backstage lang. At hindi nila napansin. Ganun kagaling yung ghost singer niya at the same time. Kung sa German. Nabato siya. Kung sa Germany, akala nag-lipsync. Dito, hindi nakalata. Hindi nakalata. Pero in fairness kasi talaga. Pero yung totoo po, ano po dun talaga yung sa palagay nyo na nakita ng mga hurado sa inyo at sa inyo ibinigay ang ganitong mikropono kahapon? Siguro dahil nakita nila na ano na talagang gusto kong makuha yung gintong mikropono. Ang taas po ng score nyo eh. Sobrang taas, 97%. In fairness, ha, napakinggan kasi namin talaga yung performance mo kahapon. Plakadong-plakado nga po talaga. Parang ano, yung tipong, I mean, nasa ano mismo, player. Sige, plakadong-plakado. 97 ba naman ang score mo? Yung pinakamatalino sa amin sa school, di nga nakaka-95. So ito, 97. Grabe naman yun. Grabe siya, singing. Dahil po kayo ang aming bagong defending champion, ay hindi lang po sa pagkanta masusubukan ng inyong mahusay. Ikaw ba'y accurate din sa pagsagot ng ating mga katanungan sa ating show and tell? Kasi meron tayong mga photos na nakita sa iyong mga social media accounts. First photo, pa-show na please! Why? Si Kuya Luis at si Kuya Billy. Billy ba yan? Wow, saan yan? Sa PGT po yan, season 3 po. May PGT po kayo. Hanggang saan po kayo naka-up? Semi-finalist po ako. Sino po yung nanalo ng match nyo? Sino po yung nanalo nung season 3? Bringas Brothers, Maasinghon. Maasinghon! Maasinghon. Ate Lynn, anong feeling po ng stage ng PGT? Anong difference ang stage ng PGT at saka tawag ng tanghalan? Sa PGT kasi halo-halo eh. Dito kasi singing lang. Yes. Kaya parang dito mas nakakakaba siya talaga kasi yun lang ang pinaglalabanan niyo. At may gong po dito. Doon walang gong eh. Dito may gong. Fairness. May buzzer pa. May buzzer naman. O kakakaba din. Correct. O sige, next photo please. Hi! Cute! Mga cousins ko po yan. Sino yung nasa, sige, ano po tayo? Left to right. Left to right tayo. Sino po si girl? Si Christina po. Christina! Tapos si Ella, ako po, tapos si Juliet. Si Ella and Juliet, Christina. Anong meron po dyan sa picture na yan? Anong ginagawa ninyo? Bonding po kami sa Bellevue, sa Alabang. Dahil nabanggit niyo yung pangalan, pa-ex din naman kami dyan. Bayaran niyo po yan, bayaran niyo po. Sorry po. Staycation po yan? Ano pong pinagbabandingan ninyong magpipinsan? Kasi si Juliet po umuwi galing US. Tapos yung iba po, hindi ko po kasi nakikita yung dalawa na yun, kaya nagkita-kita po kami. Kailan po yung next banding? Baka pwede pong sumali. Pwede po. Pwede ba? Pamilya ka na din. Kikiligin yung mga yun. Kasi mukhang masaya eh. Masaya yung, kumbaga, may time kasi sila. Tingnan mo. Pero sino pa po bang kasama nyo dyan? Kayong apat lang po o may iba pang... Nasa kabila po yung mami nila, tapos mami ko po, at saka mami nung ano. Siyempre yung mga magkakabatch, magkakasama. Grabe naman yung magkakabatch. Siyempre, ganun talaga. Para mas magkaintindihan. Magkaintindihan. Next photo, please. Photo. Me time. Pagkakalimutan ng me time. Sponsor niyo po ba yan o ano? Hindi po. Niyaya lang po ako ng friend ko last 2 weeks ago po. 2 weeks ago lang to. I see. Ano pong pinagawa niyo po dyan? Facial, diamond peel? Nagpa-diamond peel po. Alam ko, no? Alam na alam yung mga pinagagawa mo pag wala kang... Hindi, siyempre kailangan natin alagaan talaga yung skin. Oo. Even naman yun sa lahat, hindi mapa-artista man or sa labas, you need to take good care of your skin. Para maging presentable ka. Sa hindi na mahal mo yung sarili mo. Oo naman. It's a reward din. Alam myself. Usually po ba, ano kadalas niyo po ginagawa yung me time? Every Sunday po minsan pag pag medyo gipit. Kinikilig po every 3 months. Kaya pala eh, ang layo ng interval. So, ang layo ah. Ang dami na pong blackheads noon.
Pero, naipon na. Na-curious ako, Ate Lynn, meron ka bang minamahal ngayon? Wala po. Wala. Bakit naman? Wala po, parang mas maganda po pag single ka. Ay! Kasi but, nagagawa mo po lahat ng gusto mo. Yes, ano advantage ng pagiging single para sa'yo? Nagagawa mo lahat ng gusto mo. Ano yung disadvantage naman pag single? Hindi mo nagagawa. Sa'yo. Correct. Correct. Disadvantage yun ng single din daw. Pag matutulog ka, unan. Pero, pero unan Adeline, lang are you ready to mingle? Pwede. Oh, syempre naman. Pwede naman. Oo oh, naman. Kung darating nga din naman, pag bakit meron hindi? Po, why not? Oo oh, yes. Naman, bakit naman hindi? Oh, after nito, sali ka sa kapareho. Hindi na doon. Magpapatuloy niya muna to. Ilan taon ka na ba, Adeline? Ay, secret, ay, secret ka lang muna. Oh, yun, kasi bawal itanong doon. 19. 19 siya. Ay, bawal. Bawal itanong pareho. Hindi po pwede. Di ba pwede sa kapareho? Ayaw nga pala, meron nga po palang age doon. May age kasi doon eh. Yes. Next photo tayo. Ay! Oh my! Huling-huli si Maru. Maru, ikaw ba yan? Maru, parang ano, I can relate. Hindi po. Yan po yung nagkumanta po ako sa Hong Kong. Tapos, akala ko po, 11 o'clock yung flight ko, yung pala 9 o'clock. So, tumakbo po ako, tapos sinama ko yung girl. Sabi ko, tulungan mo ako, hindi ko alam kung saan yung airport. Sabi ko, tapos sinulungan niya ako, tapos kinuna niya ako. Hindi niyo po siya kilala? Hindi po. Ang bait naman. Opo, kaya nga siya nag-picture para kung ano mangyari doon sa babae. Sai. Oo. Pinos sa Facebook, just in case, hindi na po ako makabalik. Ito po ang babaeng kasama ko. Pero in fairness, ang bait na kababayan natin. Okay lang po kasi. Friend ko po siya sa naiintindihan po kita kasi dito po sa amin, madalas ako naman po yung... Tulog. Kaya lagi kang tulog din Maros, sa gilid. Pero ginagawa rin naman namin yung pinipicture kasi pinapost din naman namin ah. Okay, o sinishare ko din naman namin, ah. O sweet sa tay. Kahapon meron agad-agad. Kahapon lang. Yun na nga. Uy, pero talent yan ah, yung sandal tulog. Uy, masandal tulog. O umasa. Kung ano, kung nakakayama yan, siguro milyonaryo na. Masandal tulog. Pero nakaabot po kayo sa flight nyo niyan. Opo, nakahabol po. Ayun. Anong pangalan po ni ano ni Ate? Nakalimutan ko na po. Ay, kay Ate na picture nito kung nanonood ka man ngayon. Oh, ito nasa na Showtime siya. Online ka ngayon. Nasa Showtime. Ang cute noon. Salamat po. Okay, next photo. Oy. Oh. Ano to? CAP. Hiraya Manawari. Babae ka dyan, Adeline. Yung bata pa po ako niya, siguro mga 9 po ako niyan. 9 years old. Ano po yung hawak ninyo dyan? Baril po yan. Oh, airsoft. Mag-airsoft si Ate Lynn. CAT po ba ito dati? May mga CAT gan before? Hindi po, ay, hindi. Wala lang, ano lang sa, yan? Sa house lang po yan. Ah, okay. Nagsusot pa rin po ba kayo ng ganyan para kita yung legs niyo? Kasi parang ang ganda po na legs niyo dyan. 9 pa daw siya niyan. 9 years old. Hindi na okay nagsusort ng ganyan? Kahit di sa bahay? Po. Dati po. Ay, pwede po. Mga ganyan kay Kli. Pero nung 9 years old po kayo, or nung kabataan ninyo, ano-ano ba yung mga activities na nahiligan ninyo agad? Mm-hmm. Bago po ako maging ganito. Okay lang naman yun. Nag-ano po ako, figure skating po. Ooh! Ako po yung inahagis-hagis. Wow. Ah, parang hindi, no? Wow! Pero opo. Bakit niyo po tinigil? Eh, nung nagpunta po ako sa Germany, tumigil na po ako. Ah, okay. Siyempre, malamit. Focus naman sa trabaho. May masarap kasi ang food din dun. Oh, fairness ko. Oh. Ano pa po? Ano kasi pa po? Parang mahilig po kayo sa mga active, ano, sa labas, mga physical. Physical outdoors. Activities. Mahilig siya sa outdoors. Mahilig ka po talaga sa outdoor activities talaga. Opo, opo. Nagkakarate earnings din po ako noon. Wow. Black belter po ba active pala to si Miss Lynn eh. Hindi pa naman. Pero ate, kailan ka ba naging ganyan? Nung ano na po, nasa Germany na po tumaba ako nung tumaba. Ah, okay. Hindi yung taba yung tinatanong ko. Ano ka ba? Hindi ka na nagsushorts. Short. Bata pa po ako. Bata pa. Alam mo na, bata ka pala. Opo, opo. Ilan taon po? Kung sintidor po yung tatay ko eh, kaya sa naman. Baka po, siniko kasi di pa niya hanggang ngayon po, di pa niya malaman. Nagyaman po siya. Confused pa din po siya. Hindi pa ako nag-Germany. Dapat sigurong pumunta ka muna ng Germany. Malalaman mo. Uy, maraming German to. Hindi ako kinukonsin ng tatay ko kasi mas nauna ho siya. Saan po kayo sa Germany nag-stay?
Sa ano po, K-Town, Kaiserslautern. Kaiserslautern? Apo. Oh my God. Yung tatay ko doon din siya nagstay for a while. Mm-hmm. Malapit po kami sa mga ano American. Sa mga military base, no? Wow! Oy. May mga ganyan. Sige. Gusto namin makakita ng photo ni Adeline, naka-chwim-chut naman. Meron ba? Wala bang ganon? Next photo. Ay, batang-bata. Ay, German cut? German cut. Hindi pa po ako marunong umangal niyan eh. Hindi ko pa kaya lumaban. Wala kang choice. Yung tipong no sige, bilisan niyo muna ako. Pero yung smile niya po dyan, ano, cute, genuine cute. Na ano ba? Oh, parang, cute. Oh, ganda hair ko. Parang, ganun pa rin naman itsura mo, Ate Lynn. Model lang Jarbar. Gayain mo nga yan. Sige, let's... Yun. Okay. Pero mga sa tingin niyo lang, taon kayo dito po? Mga 2 po siguro ako. 2 years old. Oy, kamukha mo na. Baka ano, nanay mo si Marian, tsaka tatay mo si Ding Dong. Ang cute. Kapatid mo pala si ano. Sino? Swerte ko naman. Si Maria Leticia. Ganak nila. Si Sia. Ang cute. Hindi namin pwedeng babuyan yung picture na yan kasi batang-bata ka pa. Wala kaming masabi. Oh. Ikaw, ano yung masasabi mo sa dating itsura mo na ganyan? Oo. Ano yung papayo mo sa kanya? Or meron ka bang memories na ano, na tatandaan pag nakikita mo yung baby pictures mo? Yung kuya ko. Bakit? Eh, lagi kaming naglalaro noon. Tapos palagi kaming ano, kasi puro lalaki talaga kalaro ko. Oo. Eh syempre ngayon hindi na siya masyado. Pero ikaw ba, Ate Lynn, yung tipo ng tao na kahit single ka, tumanda kang mag-isa, gusto mo pa rin magkaanak? O hindi rin? Opo naman. Gusto mo rin magkaanak. Meresing single or may kasama sa buhay? Opo. Yung nanay ko kasi ganyan din. Basta mo, minsan may time din siyang lumandi. Ayan, nakabuo. Ako lumabas. Ako yun. Magpag-wine po kayo. Mag-wine. Oh, next photo. Last photo. Last photo. Ay, ang saya dyan. Ate Jovi ko ba yan? Hindi siya yan. Hindi siya Ate Jovi yan. Ikaw ba yung nanay ng contender number one kanina? Hindi siya yan. O, diba? Ay, Disneyland. Kailan po yan? Last year po. Last year. Sino pong kasama niya nagpunta dyan? Ako lang po. Wow. Weh, sino nag-feature? Oo nga siya. Huli ka, Balboy! Huli ka, Balboy! Huwag kayong judgmental, may tripod daw. Oo, timer. Uy, naka-tripod siya tapos nag-timer siya. Hindi, may sinasabi siya, sino po? Yung friends ko po dyan. Ah, yung friends. Ano ka ba? Thank you na daw. Kasama niya dyan si Ate, kasama niya sa bus. Pero maraming salamat sa'yo. Thank you so much. Kahit namula ng sobrang tenga mo. Subscribe to ABS-CBN, it's Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates.